tatay ko ang pagkababae ko. Gag***** siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Belle's Secret File. Si Belle na isang strong, independent woman. Oo, sa una okay yung relationship nila ni June, but then nang magsama sila sa iisang bubong, magkaroon ng anak, doon niya na-realize na napaka-irresponsable nitong partner niyang si June. At ang matindi pa rito, wala na nga trabaho nung una, di na nga natulong sa pag-aalaga ng anak, nakuha pang mambabae. O nung nalaman niya may babae, pinuntahan yung babae, sinama yung partner. At ang sabi niya dun sa babae na itago natin sa pangalang Rika, o ito na Rika, sayong-sayo na si Jude. Kasi sabi niya nga, inapakan nila yung pagkababae ko eh. Edi aapakan ko rin yung pagkatao nila. Ngayon, kausap niya yung ex niya, na si Chrysler, na alam niya ring at this moment, pamilyadong tao na. Eh nagkakausap sila. Ang tanong niya is that, tama ba na magstay pa siya? Nai-endure niya pa na magbigay pa ng second chance? Patawarin si June kasi sa totoo lang gusto niya na magpahinga. Gusto niya na magpahinga. Pagod na raw siya. Tama raw ba na gawin niya yung ginawa sa kanya ng boyfriend niya? So, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Marisa Fabre Figueroa, laban lang Belle, alang-alang sa anak mo. True, laban lang. At isa pang lumalaban ngayon, yung love ko. Hi love, thanks for watching. He's watching from Dubai. Laba, sinasabi ko sa'yo. May pagbabanta. Nag-comment daw siya ng maganda. Hindi ko makita yung comment mo. Magano ka. Mag-message ka sa akin dito ngayon. Anyways, eto sabi ni Jane Sabanete. Naka-tune in kami kanina pa. May kasama akong Marites dito na nakikinig ngayon. Shoutout kay Anthony Alota. Akala ko naman meron kang message talaga para sa sender natin. Anyway, eto naman sabi ni Doc Yorji. Hi, Belle. Alam mo, may pagkasiraulo ka. Nagulat ka pa talaga noong nabuntis ka, napakatakaw mo namang kumain ng Jun-Jun. Ng hotdog ni Jun! Paulit-ulit pa, pero ganun pa man, hanga ako sa tapang mo na magtrabaho kahit kakapanganak mo pa lang ng 2 linggo at igapang ang buhay ninyo. Pero si Jun, irresponsable siyang partner. What do you expect sa kanya? Eh ganun kanya nakuha, ba? Diba? Ginago niya noon yung girlfriend niya nung nagkaugnayan kayo. Sana rin natuto ka sa mga karanasan mo kay June. Pareho kasi kayong Mael ni June. Ayan, naisahan ka rin ng kapwa mo Mael. Pangit pa, ayon sa'yo. Kaya dapat mong i-priority ang anak mo at ang anak mo lang. Good luck sa relasyon nyo ng ex mong si Chrysler. Gawa ka ng sequel na Secret File kung sakaling magtanga-tangahan ka ulit. Mag-isip-isip ka rin kasi, huwag puro puso at kefi. Thanks DJ Rocky from Doc Yorji. True! Isip muna bago kefi. Ganun dapat siguro yung tagline natin, no? Isip bago kefi. Eto naman sabi ni O. Etho. Kailangan mo muna na mag-take a break sa buhay na meron ka. Ang suffocating na nararamdaman ko sa iyo, need mo ng kalayaan. Kailangan mo mag-reflect sa sarili mo, dumalangin kay God. Sana magka-peace of mind ka for the sake of your child's experience seeing you crying and not happy. Hiwalayan mo na yan.
please. From OFL. Ito naman ang sabi ng ating kabisyon na si Albert Selanga. Ay, hindi siya nagpa-play. Wait lang ah. Ay, ito ba? Ha? Walang naririnig. Wait lang guys ha. Meron yatang ibang ano. Huwag ka na magalit, Papa Matt. Wait lang ha, nagpapa-help lang ako dito sa technician. Kasi nga pala, hindi pa pala, kailangan ko pa pala mag-play ng voice message. Okay. Guys, wait lang. Napapahiya ako dito ah. Sandali lang. Kasi naka-ready na kasi yung pang top secrets na call namin. So, na-realize ko na dapat pala mamaya pa lang natin i-set up siya. Kasi nga, ano, nagpa-play pala ako ng voice message. Oh, wait lang. Eto na, dito na lang ako sa cellphone ko magpa-play ng voice message. Okay na, papi. Para hindi na tayo ma-ano mamaya, ma-aburya mamaya. Okay, eto sabi ni Albert Salenga. Hello, DJ Rocky. Masasabi ko lang sa secret file sender natin ngayon na ano, kung kaya niya pang makaalis sa relation niya kay June ay gawin niya, kasi napansin ko sa story na ano, na pinagbigyan niya na ng second chance si June, pero parang very irresponsible pa rin niya na lalaki na may harap pa sila, tapos nagloko pa ng babae pa. Tapos, pati pagpapakasal, yung babae. Pati pagpapakasal ay iniasa pa sa kanya. Okay. Pa rin ang mag-i-effort. Yun, so hanggat may oras pa, hanggat may panahon pa siguro na makalis siya sa poder ni John gawin niya. Kasi, kaya niya naman tumayo sa mga sarili niyang pae. Yun. So, sana ano, gawin niya na lang yung tama. Na ano, hanggat hindi pa huli ang lahat. Yun lang po, DJ Rocky. Thank you. Thank you so much, Albert Salen. Oh, narinig mo yung sabi niya? Run, girl, run, girl. Ito naman sabi ni Bernard Lorejas, focus on your child at sa sarili mo. Pray for God's guidance, wisdom, and strength. Huwag kang masyadong magpapagod physically. Ayoko na lang mag-talk, nakakalungkot. Anyway, pa-shoutout po kay JA Apparel ng Barangay Tumawi, Talisay, Batangas. Nakikinig po kami. Maraming salamat. Happy Tuesday. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Dodong Smooth. Ay, hindi ko pala mabuksan yung ano ni Dodong Smooth. Ang nakalagay lang dito sa akin, recording M4A. At sabi ni Alisa Mallorca, good evening. Di mo na nga maalaga ng maayos yung anak mo, June. Babaero ka pa. Napaka-responsable na tatay. Para sa akin, iwan mo na yan. Halos pasan mo na lahat, Bel. Kayang-kaya mo nang buhayin ang anak mo. Ay, puyat po ako ngayon. Gumagawa ng assignment. Buti na lang, meron kayong live sa TikTok. Nakilala ko po kayo dahil sa ate ko. Idol ka po ng ate ko. Thank you, Alisa Mallorca. Sana hindi masira yung pag-aaral mo dahil sa pakikinig ng secret pa. Anyway, ito naman sabi ni Bobby Balame, marhay na bangi. Tama ba? Marhay na bangi o marhay na bangi? Kung ako ang sender, kaibigan, mag-move on na ako. Kasi manluloko ang boyfriend ko eh. Pinerahan pa ako. Pagdating ng huling araw, sinabihan ka pa ng ganun. O diba? Hanggang dun lang yung naintindihan ko. Pabati po kay Camelia Bangkaw from Palawan. Thank you. Ito naman po ang sabi ni Darwin. Alam mong niloko ni June yung ex-partner niya sa Cebu. Malamang gagawin niya rin yun sa'yo. What comes around goes around. Kaya sa una pa lang hindi mo siya naging boyfriend. Iwanan mo na lang siya. Total wala naman niyang ambag sa buhay mo. Kundi pa sakit lang. At please huwag kang gumanti ng pangluloko. Dahil mas masama ka pa kapag ginawa mo yun kay June. Hi kay Charles. At ang sabi niya, parehas lang din naman kayo naglolokohan, alam mo ba yun? Una yung mister mo o yung partner mo na nambababae, tas ngayon ikaw nang kaka-feelings ka sa ex mo? Ano to, cheat back? E di sana, independent ka na lang na nagwawala sa harap ng partner mo, tapos dun mo na-realize na mali din ang ginagawa mo dahil nagka-feelings ka sa ex mo, kahit may kinakasama siyang babae na. Eto ngayon ang mister mo, nag-aalok ng kasal, knowing na nagloko siya. Well, naka-egol.
Ikaka-egol mo yan, Sender. I'm speechless, pero kung alam ni Sender na mali yun, mali yun. Wala akong ma-advise, pero yun nga, isipin na lang niya na kung ano yung bagay na makakabuti sa kanya. Nangigigil ako both sides. Nangigigil ako, DJ Rocky, from Charles. Ito naman sabi ng ating kabisyo na si Katrina San Jose. Kapag dumating ka sa punto na hindi mo na kaya kung usapin mo lang si Lord, sigurado ako na hindi kanya pababayaan. Gaya ni Zainab, dadaan ka muna sa cheater bago tayo mapunta sa tamang tao. Huwag na huwag ka magpapakasal dahil lang sa may anak ka. Dahil lang kasal, hindi parang kanin na pagsinubo at napaso, pwede mong iluwa. Hindi ba nga kayo kasal? Red flag na. Paano pa kaya pagkasal ka na? Baka sasakalan ka mapunta. P.S. Matalino ka. Huwag mo hayaang maging tanga pagdating sa pag-ibig. Kaya mas mataas ang isip kaysa sa puso para yun ang pairalin mo. Yung isip mo. Oh, true. Hi kay Shami, sabi niya, I know at this moment nagihil ka pa rin sa panlulokong ginawa ng partner mo. I know the pain na nararamdaman mo, embrace mo lang ang sakit. Huwag ka na magstay sa relationship kung hindi mo naman gusto. Kung pagod ka na, magpahinga ka lang, huwag ka sumuko sa buhay. Gawin mong lakas ang anak mo at lagi kang humingi ng gabay sa may kapal para bigyan ka ng lakas. Hindi mo deserve ang pain na dulot sa'yo ng partner mo. Yun lamang po, shoutout dito sa Pilanggon at sa Danto family, sa Diklum, Tobias, Fournier, and TK. We're listening mula sa Love Radio app. Thank you. Hi din po kay Igop Moto Vlog. Mabuti naman hindi natuloy ang plano nilang pagpapalaglag sa bata. Kawawa naman kasi maraming mga mag-asawang hindi nagkakaanak. Kasalanan pa yun sa itaas. Dapat dyan kay June, bitin pati warik, hampasin ang sinturon. Charot with Aron. Shoutout po sa Grab Republic Secretary Jen, TNVR Alliance at sa Solid Independent Riders Group, Kapitolo Chapter na bumabakbak sa kakalsadahan kahit maulan na naman. Uy, ingat ha. Slippery when wet. Hi kay Bellavine, Evenson. At sa lahat ng mga nanonood, nakikinig ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikitutok sa amin. Yan, katulad na lang ni Joven, Shena May, sa mga taga Cubao, Quezon City. Ayan, thank you. Ay, ang dami pa nag-comment sa ating secret file for this evening. Lahat galit halos. Lahat sinasabi, iwan mo na yan si June, wala kang mapapala dyan. Pagpapalaki lang ng balls ang gusto niyang mangyari sa buhay. Yan yung mahirap kapag nagpadalos-dalos ka sa desisyon mo. Yung kapag nauna yung init ng katawan. Bago magkalabasan ng init ng ulo. Kailangan kahit papaano, bago kayo makabuo, alamin mo muna kung anong klaseng tao talaga itong pinipili mong makasama. Kasi doon ka magbabasi eh. Kung ano kaya itong taong to pag dumating yung panahon na magkaroon kami ng anak. Pero nandyan na yan. Lesson learned. Sana, Sender, huwag kang tumigil sa pagkapit sa Panginoon. At sana, kung mapapagod ka at napapagod ka, magpahinga ka lang. Pero hindi ka bibitaw. Dahil nandyan yung anak mo sa iyo. Ikaw lang yung inaasahan yan. Wala ka lang maaasahan sa partner mo. At kung yung tanong mo sa amin, diba, sabi mo nanghingi ka ng tulong. As in, malinaw na malinaw sa mata ko, no? Yung sinasabi niya dito panghingi ng tulong. Tulong naman, DJ Rocky. Should I stay or should I endure? Should I give us another try? Kung ako personally, tatanungin mo kung oo. Hindi na. Hindi na ako kakapit pa kay June. Bakit? Kasi wala naman akong pangkakapitan. Hindi naman niya ako binibigyan na rason para kumapit sa kanya. May nakikita ka bang pagbabago sa ginagawa niya? Ipinapadama niya ba sa iyo na dapat ka pang kumapit sa kanya kapag wala namang ginagawa yung tao? Huwag na! Kung hindi ka naman tinutulungan financially, emotionally, mentally, huwag na! Anong ambag niyan sa buhay mo? Puro stress lang. Imaginin mo, by being with this person,
ang toxic-toxic sa puso at pagkatao nitong taong to. Nakakalungkot na hindi mo mabibigyan ng isang buong pamilya ang anak ninyo. Pero think again. Deserve ba ng anak mo na ganyang ka-irresponsable yung tatay niya? Deserve ba ng anak mo na makita ang gulo-gulo ng mga magulang niya? Deserve ba ng anak ninyo na maramdaman niya na walang tiwala yung nanay niya doon sa tatay niya? Kasi sa isang relasyon, hindi naman pagmamahal lang yung dapat meron eh. It's the respect that should be also present. And aside from respect, dapat pala meron ding tiwala. Love, respect, and trust. Kaya lang, ano pa dun yung panghahawakan mo? Eh, hindi ka na nga binigyan ng respeto dahil nangaliwa eh. Hindi ka na binigyan ng respeto dun sa pagod o hirap na pinagdaraanan mo 2 linggo matapos kang manganak. Anong ginawa niya ng bababae na? Hindi ka man lang tinulungan? Tiwala, may ginagawa ba siya para makipag-reconcile sa'yo? Para kahit papano magkaroon ka uli ng kahit katiting na tiwala sa kanya? Oo, umalis siya doon sa work niya. Pero, nasaan? Nasaan yung pagiging responsableng partner and responsableng ama? Wala, di ba? So, anong ambag ng lalaking to na nagngangalang June sa buhay mo? Kung wala naman ang sagot mo bukod sa pag-apelido ng anak ninyo. Common sense. Hindi na kailangan. Sa totoo lang, hindi po ako encourager ng broken families or marriages. Although di naman kayo kasal, pero ang sakit eh, diba, na parang may broken family or hindi kompleto yung pamilya nila. Pero aanhin mo naman yung kompleto yung pamilya ninyo kung wala namang tiwala, respeto, pagmamahal sa isa't isa, yung mga magulang. Wala din yun. Mararamdaman yun ng bata. And minsan kahit hindi kompleto yung pamilya, masaya naman. Magkaiba yun, ha? Yung kompleto sa masayang pamilya. May mga masayang pamilya na kahit di sila kompleto, harmonious yung relationship nila. Meron namang kompleto yung pamilya, kompleto yung members of the family, pero ang toxic-toxic naman nila. So, mamili ka kung anong klaseng pamilya yung gusto mong buuin. And it's up to you kung anong klaseng buhay yung gusto mong ibigay sa sarili mo at sa anak mo. Is it the toxic one or the healthy one? Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang mga secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break, you're still with me, DJ Rocky. And you are listening here, this is the song number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is Top Secrets, kabisyo. Kung sakaling meron kang bigat na nararamdaman at gusto mong pagaanin ang nararamdaman mo, kami ang bahala sa'yo. Ibahagi mo na ang sikreto mo at iingatan namin ito. Top Secret is up next. This is Belle's Secret File. That song was... Ayan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!